Hi guys, ako po si TP, ang DH ng mga DH, nakagigising lang. So nag-live na naman ako ngayon para sa isa na namang kabanata ng Marites 2022. Kasi napag-isipan ko ngayon, time out, mamaya na lang muna yung about sa politiko. Oras naman muna para pag-usapan yung about sa mga followers ko, yung mga daily struggles, mga ganun. Okay, pero bago dyan, ito muna guys. Pinoy, puro tawanan, ang di ka mapapagod. Thinking Pinoy, para sa bayan. Ang programang wise at may laman. Informative news at maasahan. Di na malilinlang. Thinking Pinoy, para sa bayan. Mamamahayag na siyang tunay sa mundo ng lies and hate. Thinking Pinoy makes our world better today. Okay na. Yun lang. Kailangan may konting intro para pa-effect na ano, parang TV show, parang ganun. Okay, ganito. Salamat po sa musikero sa bukid para sa kanilang ano, ginawa na kanta para sa Thinking Pinoy. Natouch ako, promise. Alright, so ganare. Babansin ninyo. Kasi ganito, gigising ko lang kanina. No? Gigising ko lang kanina. Tapos ang eksena, guys. Kaya, mapapansin nyo, ba't gumagano yung mata ko? Balik. Ayan, sa kabilang screen. Ayan. Kaya gumaganyan yung mata ko kasi habang tumichika ako sa inyo, binabasa ko yung mga comments nyo ng speed reading. Kaya nga gusto ko, ayoko nga na nag-announce ng live eh. Para konti lang yung nagkikembot dyan sa, ano, dyan sa comment section. Yun, kung may chat overlay. So, are, level up TP. Actually, level up nga. Oo. So, ganyan rin eksena, guys. Walang chat po. Ayan na. So, anyhow, ang eksena po, guys. Mapapansin ninyo, pag nag... Time out muna sa politiko, kayo muna. Papansin ninyo, ang paboritong binabato sa inyo, halimbawa yung mga maka-Marcos dyan. Kasi ako, guys, honestly, ako neutral Marcos. Hindi ako anti, hindi ako pro. Neutral lang. Merit-based. Halimbawa, may isang issue. Gusto ko yung stance ni Bongbong doon. O, dedun ako. Pag ayaw ko yung stance ni Bongbong, o, dedun ako sa kabila. Ganun lang naman yun. So, halimbawa, sa issue kunwari ng agrikultura, o, diba, pro-agriculture si BBM. Tapos, ang sabi niya, aayusin niya yung implementation ng rice tarification. Tapos sabi din niya aayusin ano ang kasama sa platforma niya yung mga nagre-raise ng baboy. 'Di ba yung mga ganun? At sabi ko, eh bet ko 'yun dahil galing po akong Bulacan, 'di ba halata sa punto ko. At eh kako nasa interest 'yun ng mga kababayan ko sa Bulacan na ayusin yung agrikultura. Ngayon, in some issues, halimbawa, ako, ang alam ko dati, may issue, hindi perfectly aligned yung yung pananaw ko na dapat gawin sa South China Sea kay BBM. So, doon, 60% support lang, ganyan. Kaya kanya-kanya lang yan, alam mo yun? Kasi pag nasa politika, guys, dahil limited ang mga choices ng candidates, eh, di ba sa presidential elections, ilan ba pagpipilian mo? 5, 6, 7 na kandidato? Inevitably, kung may 10 kang gustong mangyari, ang makukuha mo lang 8. O swerte ka na pag naka-8. Kung makakuha ka ng 6, pwede na yun. Gets nyo? So sa akin, among doon sa mga choices ng candidates, saan ako doon pinakamadami na naka-align sa aking political interests? Which, for now, is my best understanding of public interest. Unfortunately, marami sa inyo, de syempre may mga hardcore ng mga BBM dyan, may mga mid-core, mga medium-core, ganyan, moderate-core BBM, ganyan, may soft-core BBM, may anti-BBM, may neutral BBM, lahat na, buong rainbow. Kaya lang ang napapansin ko, sa Facebook, if you comment anything, even remotely, positive about the Marcoses, ang tatawag na sa iyo Marcos apologist. Ano ibig sabihin ng apologist, guys? Ang ibig sabihin ng apologist, yung tawag dito, yung hinahanapan mo ng paraan para pabanguhin,
yung ano, yung tao. Kasi nanggaling yan dun sa ano, term sa Roman Catholic Church. Kasi 'di ba sa Roman Catholic Church, there are times when pag nakita ng mga tao na ay parang may mali dun sa teaching, parang hindi nagtutugma yung dalawang teaching. So pinagre-reconcile yung dalawang doktrina. Ang tawag doon, ano, tawag sa nagre-reconcile doon, apologist. Tapos yung study na yon, apologetics. Tapos in-apply nila bali sa politika, kaya naging Marcos apologist. Well, anyhow, ang point ko dito, guys, so ganito, yung Marcos apologist, derogatory na term yon, insulto dapat yon. No, insulto yon sa kung sino man yung ka-partido ni Bongbong o supporter ni Bongbong. Tapos ako naman, ngayon, ito, parang iniisip ko, pag ikaw ba, election season, tapos may napupusuan ka na kandidato, ano gusto mong mangyari? May ito, nagbebenta na naman, block ko nga ito. May nagbebenta na naman ng Bitcoin, block user. Ayan. Anyhow, ano, ang eksena parang, pagka may election, may kandidato, tapos napupusuan mo, ano gusto mo? Gusto mo manalo siya. Diba? Paano siya mananalo? Ikakampanya mo. Diba? Yung mga kakilala mo, kaibigan mo, random na tao, ipopromote mo yung kandidato para kamukha mo, iboto din niya siya. Diba? Ngayon, hindi ko maintindihan up to now, mag-7 years na po ako sa Thinking Pinoy. Ang hindi ko pa naiintindihan sa marami sa mga dilaw na pink na ngayon ay yung idea na ang konsepto nila ng pangangampanya ay pag-insulto sa botante. Gets niya? So, parang sabi ko, meron kasi nagsabi sa akin, ah, ikaw, Marcos, apologist ka. Tapos ako parang, okay. So, alright. Granted, kunwari, Marcos apologist ako, kunwari. So, ibig sabihin ba niyan, iboboto ko na yung kandidato mo? E di, mas lalo kung hindi ibinoto yung kandidato mo, nabuisit ako lalo sa'yo. Diba? Gets nyo? Ulit-ulit kong sinasabi, since very early 2016, you cannot convince someone to vote for, you cannot convince someone to vote for someone if the first thing you do to that someone is piss him off. So hindi ko nagigets. Ano yung, kasi alam mo, feeling ko kasi marami rin sa mga nangangampanya para kay Lenny, mga bata pa. So medyo kulang pa ng requisite EQ. Hindi ko po sinasabi na mataas yung EQ ko dahil mababa din naman po ang EQ ko. IQ lang po yung medyo mataas, pero EQ po talaga. Kung IQ ko po nandito, EQ ko po nandun. Yan. Pero ang point, sapat naman ng konti. Alam mo, not much, pero considerable naman. So sabi ko, yung mga bata, na nangangampanya para kay Lenny, hindi ko nagigets. Sabi ko, ano ba gusto ninyo? Iboto si Lenny o validation? Alam niyo ibig sabihin ng validation? Kasi ako, matagal ko bago yung naisa puso ko yung ibig sabihin ng validation. Alam niyo ibig sabihin ng validation? Yung parang, alam yung feeling na, alam mo yung bata, nagpapakabait. No, nagpapakabait yung bata, 5 years old. Tapos naghihintay ng ano, mapuri ng magulang. Yung parang ganon. Di ba, alam yung mga bata, pag sabi yung, ay, alam ba, Pekto yung pangalan ng bata. Ah, si Pekto. Ay, good job. Ang galing-galing naman batang ito. Ganyan. Ah, good job. Ah, kit. Ay, nakakit. Yung ganon. Pero syempre, mga adult na rin ito, mga young adults. So I was like thinking, anong klaseng validation? No. Kasi ini-imagine ko, guys, ganito. Alimbawa, sino ba yung nagko-comment do? Si Let, ay, hindi ko mabasa. Si Ofi Barredo Generoso Villaran Haba. Si Ofi. Yan, si Ofi. Kunwari si Ofi Macamarcos. Kunwari lang. Tapos titirahin siya ni Jobel. Ayan, si Jobel. Kunwari tinira siya ni Jobel. Tapos sasabihin ni Jobel kay Ofi, Marcos apologist. Ganyan. Wala alam, kakwenta-kwenta kang tao. Marcos apologist ka, Kembot. Ganyan. Tapos, anong magiging reaction ni Ofi? Okay, so paano iboboto ko na si Lenny niyan? Tapos, ang hindi ko maintindihan, ano yung motivation ni Jobel? Gets nyo? So, ibig sabihin ba ni Jobel nung tinira niya si Ofi,
ano, ikagiginhawa ng buhay ni Ophi na purihin siya ni Jobel. Gets yung ibig sabihin ko? So para pag ininsulto nyo ako, kunwari, ano ba yun, ikagiginhawa ba ng buhay ko pag pinuri nyo ako? Guess nyo, ibig sabihin ba nun, mas madali ako makapagbayad ng Meralco at saka Maynila at Manila Water? Ibig sabihin ba nun, pag humagupit ang susunod na bagyo, hindi ako lilipa rin? O pag lumindol, hindi ako lalamunin ng lupa? Hindi ko nagigets. So I think isa sa mga core na weakness ng political strategies ng kabilang parlor ay yung dalawa yung gusto nilang ma-achieve ng sabay, pero hindi enough yung kanilang capital para ma-achieve yon. Ano yung dalawang gusto nilang ma-achieve? First, iboto yung kanilang kandidato ng kalaban. Kumbaga, mas lumaki yung suporta ng kandidato nila. Yun yung unang objective. At pangalawang objective ay, Jobel, ibaba na kita. Promise. Huwag kang mag-spam. Ano, tingnan mo naman yung comment ni Jobel. Oh, tama ba naman yan? Gulagan nyo na nga na medyo may kwentang comment. Final warning yan, Jobel. Ayoko ng spam. Wala namang kwenta-kwenta yung comment. Nagtatambak lang naman ng hashtag. Guys, yung mga nagtatambak ng hashtag, sa Leni yun eh. Umiimbento sila ng maraming hashtag. Tigil mo na yan, Jobel. Tatadyakan kita. Okay, ganito. So, sabi ko, dalawa yung gusto nilang ma-achieve. Una, i-increase yung suporta para sa kanilang kandidato. At saka pangalawa, maipakita nila o makumbinsin nila yung sarili nila na ang inang-inam nila. Hindi pwede yun. Hindi mo madadali yun, guys. Pili ka lang ng isa. You're spreading your forces too thinly. Tapos, ini-imagine ko pa, nakikita ko pa nga yung isa, yung nagva-viral nila na Kembot na Kesyo daw, it's time to reach out, ganyan. It's time to reach out daw sa mga taong hindi natin karaniwang nakakahalubilo para daw makumbinsi sila sa tamang daan para may mga ganong mga eksena. Tapos ako, wait lang. Sa palagay niyo, uto-uto yung taong bayan? No. Palagay ninyo, uto-uto, na kaya nyo lang naman ginagawa yan, kailangan nyo na ng boto. Guys, sa panahon ng social media, hindi na po pwede yung ganyan hindi na po pwede yung ganyan plastikan, guys. Kailangan, kung gusto ninyong paniwalaan kayo ng tao, dapat, total naman, sobrang tutok na tutok yung mga tao sa tutok na tutok yung mga tao sa social media. So, bantay na bantay lahat ng mga politiko. Hindi na po pwede yung overnight, bigla kayong babait. Ibig sabihin nun, huwag naman orokan, kuwawa na may orokan. Plastikan lang yun. Gets nyo? Hindi bebenta yun. Hindi walang maniniwala sa inyo. Ayan na naman si Jake DOH. Alam mo, napakasipag po nung Viber group ni Jake DOH. Wala pong katapusan ng mga updates. Minsan po talaga, hoy, DOH, ayusin nyo ngayon buhay ninyo. Tama ba naman alas 3 na madaling araw at tiretext ako ni Jake? Hoy, Department of Health, baka pwede naman 8 to 5 lang yung text. Hanggang madaling araw ba naman? Kagabi ba naman, nag-text ba naman para mga 2:30, 3 p.m.? Nag-text, 3 a.m., nag-text sa akin. Nagising pa tuloy ako. Tapos ako parang, Nako, si Jake lang pala. Diyos ko, paano yun halimbawa pag kailangan ng mahalagang update, ini-spam niyo yung mga tao? Alright, tayo? Q&A lang muna. Okay, chat. Okay. Dito sa Dubai, sabi ni Maritan Maximo, dito sa Dubai may nag-post na nagbibigay ng Lenny t-shirt pero halos puro BBM yung nanghihingi. Ayun, in-erase yung post. Okay. Sabi, kailan TP ang deadline para mag-substitute ng candidate? Pangit ka bonding si Madam Inday, ang suspense so intense. Well, November 3 na po ngayon. So, ang deadline po for substitution is November 15th. So, that is about 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 working days from now. So, sama niyo weekend mga 10, 12, 12 days. Mahaba-haba pa. Sabi nito, sa social media po, sabi ni Jory Ferrido, sa mga social media posts ng pamangkin ko, Diyos ko, parang kala mo buhay na sila ng panahon ni Marcos at Tatalino.
Yun nga eh. Alam nyo, guys, ganito. Isa sa mga, ano, isa sa mga basic na rules sa sociology, any society, any social group, when faced with an external threat, nagko-cohere. Gets nyo? Yung pag nakakita sila ng threat na common threat na nasa labas nila, magdidikit-dikit siya at saka magbabakas-bakas. So, ano ibig sabihin nun? So, halimbawa, mga Duterte supporters nakakita ng external na threat. At that time, ang external na threat for them yung si Mar Rojas and the Yellows. Yan, nasan ba yung ano ko? Hold on. Hinahanap ko yung ano ko Ang dami ko kasing ano. Hinahanap ko yung image. Kamali kasi ko Alright. So anyway, ang eksena guys, parang sabi ko, yung mga BBM, mga Duterte supporters dati, nakikita nila kalaban yung Mar Rojas, common enemy nila. So ibig sabihin nun, despite their differences, yung mga differences nila, isa-set aside lang nila. Kasi there is an external threat. So ano nangyari nung tumamlay na si Lenny Robredo, nung mamatay-matay na yung political career ng Liberal Party? Ang nangyari, yung mga mismong DDS, nag-aaway-awayan na. It's normal in any society. Pag wala na external threat, magpa-power tussle na sa loob. For now, as far as I can see, madaming mga paksyon na sumusuporta kay BBM at saka kay Inday. Alright? Pero focus lang muna tayo sa BBM part. Maraming paksyon na sumusuporta kay BBM, pero iba-iba yung dahilan. Okay? May isang paksyon, yung mga Marcos loyalists, so ibig sabihin maka-Marcos sila no matter what. May isang paksyon, strategic vote. Ibig sabihin nun, nakikita nila na talaga magkalaban lang ngayon sa pagka-presidente, si Lenny at saka si Bongbong. So, doon na sila kay Bongbong. At saka meron sila pupusuang iba. Feeling nila, matatalo rin na pupusuan nila. So, doon na sila sa kanilang second choice. So, ulitin ko may first group ng supporters si BBM na mga loyalista talaga, yung mga diehard na BBM. May second ay yung second choice nila si BBM. Merong number three na hindi nila feel si BBM at all, ayaw nila si BBM. Ang diferensya nga lang, mas ayaw nila si Lenny. Iba yon. Okay, tatlong basic na grupo yon. May mga subgroups pa yan. Depende pa sa mga bulay-bulay nila na political interest. Ngayon, what we can see, merong threat. Diba? Ang mga, dahil election season ngayon, of course, threat ang rival candidates, in particular Lenny Robredo. That is why many BBM supporters sinaset aside muna yung mga minor differences kasi mas malaki yung threat ng mga Lenny. Okay? Pero promise, itaga nyo sa bato, 2 to 3 years from now, kung sakaling tsumamba si BBM na manalo na presidente, mag-aaway-away din yung mga yan. It's the nature of politics. Promise. It's the nature of human nature. Ganyan. So ngayon, eto na. Pag ang isang dilaw, nag-try na mangampanya at napaka-hardline ng kanyang atake, automatically, ang mga maka-BBM, regardless kung saang part kayo ng BBM voter stratum, ang tingin nyo dyan, foreign object. Gets nyo? Parang halimbawa lang, kunwari, merong isang barangay, tapos may tumakbo na barangay captain. Pero yung barangay captain, bagong lipat lang sa barangay na, hindi naman talaga dun born and raised. Ano unang tingin ng tao? Kahit patino yung tao na yun, ang unang tingin nila, kalaban yun. He's not one of us. Pag masyadong hardline pa, then it just makes it worse. So ano eksena guys? Ine-eject ka, che. Ganyan. So nakikita ko, yung mga nangangampanya ng mga dilaw sa mga BBM, mga prospective BBM voters, walang effect. Ngayon, diba tinira pa nila kagabi si BBM na sa yung tax case, gusto nila ipa-disqualify. Alam mo, gagawin lang nun, gigisingin lang nun lalo yung mga BBM supporters. Tapos lalakas lang lalo yung boto ni BBM kasi nagkakaroon siya ng sympathy vote.
Eh, mukhang apeyo, isipin mo, kasalanan mo from 1985, tapos hindi mo naman talaga maayos yung tax mo dahil pinalayas ka ng Pilipinas, tapos kayo hinahabol ka. Tapos nakahanda na yung kaso mo bago ka pa umuwi. Habang naka-excel ka, hinahanda na yung kaso mo. Diba? So, no. Palalakasin ninyo lang ang mga BBM. Lalo pa. Yung tapos nakita mo pa yung mga pangalan nung mga nag-file. Puro mga ano, maka-yellow o makapula ng mga NGO. Ay, ako po. Kaya na si Lenin na mag-file nun. Makes no difference. Mukhang foreign object. Ganun talaga. Next question. Pwede rin bang paksyon na ang choice is rooted on gratitude na nag-uumapaw kay PRRD? Meaning hangad lang ay continuity. Pwede rin naman. Siyempre, Diyos ko naman. Nakalive ako, wala akong script. Hindi ko maililista lahat ng paksyon na yan. Huwag nga kayong OA. Ayan na, nag-uumpisa na kayo. Next. TP, if matuloy ma-DQ si BBM, mag-presidente kaya si Inday. I think malabo, first, nalalabuan ako sa disqualification case ni Bongbong. But in the event na ma-disqualify si BBM, sinabi na po ni Inday na she's not running for president. So no, Inday will still not run. Baka ang ending nito, pag na-disqualify si BBM, ang maging president, ang tumakong presidente si Amy. Kumusta na lang po, guys? Kumusta na lang po ang terror? Ano, ini-imagine ko lang, guys, kung paano hihimatayin yung mga Dilaw pag naging presidente si Amy Marcos. My God, di ko ma-imagine, guys. Promise. Ay, naku po, Diyos ko. Kinikilabutan ako ba naging presidente si Amy? Tapos makikita ng mga Dilaw. Ako, mira ko, chill lang ako. Bahala ako sa buhay niyo. Maging presidente si Amy kung gusto niyo. Desisyon niya ng mga botante, eh. Pero ang point, di lang palitin ko nga ito. Himay-himayin natin ang political strategies ng karaniwan tao tapos random Q&A. Ayan. Para lang ano, hindi dalawang line yung aking ano, in-edit ko lang. Ayan. Okay, mas maganda. Alright. No, hindi tatakbo si Inday. Sabi niya, hindi siya tatakbo eh. Sabi nung isa, totoo kaya na magkasama ang Marcos Duterte sa Malacanang kahapon? Nabasa ko lang sa page ni FEM. Hindi ko alam. Wala pa po akong alam dyan kasi busy ako kahapon. Nag-aaral ako. Kasi nga guys, sa kachichisimis ko, nakalimutan ko na nag-aaral nga pala ako. Eh, ang dami kong assignment na due. Kasi nga gusto ko makatapos eh. No? Next. Sabi ni Marco Garcia, TP, sa tagal ng case ni BBM, bakit din nila inayos ang case niya at inabot pa ngayon na ginagawang issue para i-disqualify siya? Well, mali yung predicate, yung premise ng question mo. Kasi Marco, ang sabi mo, ba't din nila inayos yung case niya? Actually, ayos na po yung case niya, final and executory na. At wala po doon perpetual disqualification from public office. So, maayos po yung case niya, inungkat lang. Kaya ang nipis ng kaso. Next. TP, after November 15 ba, wala na rin silbi yung DQ kay BBM? Hindi, pending pa rin yung DQ case until siya ma-dismiss. Next. Sabi ni June Fortuna, go TP. Give people conviction to choose the right leader for us. Ganito na naman eh, hindi naman kailangan iboto si BBM, eh, totoo lang. Kung feeling ninyo, yung mga dreams and hopes ninyo para sa inyong buhay ay mas naka-align na limbawa si Bato, si Lenny, si Isko, yung gagawa nung pabango sa jingle, yung gano'n, bahala kayong, choice niyo yan. It just so happens na based on experience, my experience, na having been watching Philippine politics closely for the past 7 years, ang nakikita kong optimal choice, hindi ko sinasabing ano ah, ideal choice. Iba yung ideal sa optimal, ha? Ang ganito, pag explain ko sa inyo pinagkaiba ng ideal at saka optimal. No. All right. Kunwari mag-aaral ka ng college. No. Ano ba ang ideal choice? Ang gusto niyo mag-aaral kayo sa Cambridge, Oxford, Harvard, National University of Singapore, yung mga bonggang-bongga ng mga eskwelahan. 'Yun ang ideal choice. Unfortunately, may mga factors which will prevent you from attending those schools. Halimbawa,
wala kang pera, tricycle driver lang yung tatay mo, asa ka pang mag-Harvard, di mangyayari yun. Or pangalawa, may visa problems. Or number three, hindi ka na makatalinuhan para pumasa ng entrance exam sa Cambridge. Gets ninyo? So, while you have an ideal choice of a university pag mag-aaral ka, hindi yun yung optimal kasi it's unrealistic. Ang optimal ay, given yung current mo na resources, financial, utak, logistics, political, whatever, alin yung pinakamagandang eskwelahan na papapasok mo? Ha? Gets nyo? So, ibig sabihin, minsan, meron sa atin, kahit gusto mag-Harvard, matalino naman. So, mag-aaral na lang sa isang local, sa isang Filipina State University. I mean, magaganda rin naman ang turo sa mga state universities sa Pilipinas. Pero huwag na tayo magplastikan. Pagkapipiliin ka between a state university at saka National University of Singapore, medyo obvious po yung sagot. Gets nyo? So, ideal choice mo, National University of Singapore. Pero optimal choice mo, sabihin natin, UP, Benguet State, or Kalinga State, or MSUIIT. Halo-halo na yan. Ganoon. So, ngayon, do sa anim na choice, or pitong choices for the president, ang hinuha ko, ang appreciation ko rin sa sistema, pagkatapos ng mahabang pag-iisip, given yung current na choices, ha? Bong-bong. Hindi tumakbo si Inday. Hindi bong-bong. Eh, ngayon, sabi, bakit? Kasi kung si Lenny yung babalik, eh di babalikan yung mga dilaw. So, wag sana tayong jumakpat, eh kung magkaroon uli ng Yolanda, hanggang relief goods, politika? Diba? Tapos, may supportive na naman. Eh, alam niyo naman, sa totohanan lang, kung IQ lang, pag pinagtapat mo si Noynoy at saka si Lenny, medyo... It's a tie. So sabi ko, baka mag-ulit na naman yung mga laglag bala. Isipin nyo, tatandaan ko yun eh, panahon ni Pinoy, yung inatake ng Martilyo Gang yung SM. Alam nyo yun, yung may ninakawan na parang jewelry shop sa SM. Tapos ang solusyon ni Marojas, ipagbawal yung Martilyo. Ipagbawal yung Martilyo sa mall. Yung mga ganun. Or yung mga binubugay yung ano guys, binubugay yung MRT sa istasyon. Yung mga ganon, ayoko nang bumalik yun, sorry po. Tapos secondly, on a more pragmatic note, ang iniisip ko, di ba binabato nila, nagnakaw doon yung mga Marcos. Eh sabi ko naman, sige granted, kunwari nagnakaw sila. Ano ang pagpipiliin ko? Yung tapos na magnakaw o yung nagnanakaw pa? Di ba sabi nila, may daan-daang bilyon daw ang mga Marcos. O, di kung may daan-daang bilyon silang nanakaw, kung totoo man yun. O, di marami na silang pera, hindi nila kailangan magnakaw. Eh, nakita nyo ba kung sino yung mga senador ni Lenny Robredo? Eh, partido mismo ni Lenny Robredo ang nag-akusa na magnanakaw yung mga yun. So, ano, gusto ninyo, yung tapos na magnakaw, yung nagnanakaw pa lang. Assuming na nagnakaw nga yung mga Marcos. Di ba? Kasi so far, natin nakita ko yung mga graft cases. Tapos, ang vast majority of them were committed by the cronies. Ibig sabihin po cronies, mga businessmen na close kay Marcos. Let's reserve that for another discussion. Pero ang point, accountable ba si Marcos doon sa lahat ng ginagawa ng kanyang mga galamay? Parang unfair naman yun. Eh si Pangulong Duterte, halimbawa, kung may magnakaw na isang gabinete niya, kasalanan ba niya yun? Makokontrol ba niya lahat ng gabinete niya? Napaka-unrealistic naman expectation. Tapos secondly, yung mga ano, ang yung natatandaan niyo, 'di ba, meron daw Swiss bank deposit sila Imelda. Ang problema, hindi malinaw kung saan ang galing yung pera. Ang presumption nila na nakaw, eh ginawa nilang by fiat na sinabi, pag merong pera ang isang pamilya, na disproportionate raw sa kanilang sweldo, may yun ay public official, may presumption na yun ay ill-gotten wealth. So it became ill-gotten wealth by fiat. Walang paper trail. May problema tayo doon. Imala nyo kung mayaman na yun bago pa man umupo dyan. Diba? Pwede ba yun? Hindi ganun. So sabi ko, di benta. Alright, next. So sabi ko, kung ang pagpipilian ko lang, kasi diba, pag nakita nyo yung mga numero, ang mga choices, Lenny, BBM, tapos ang distant na yung si Isko at saka si Pacquiao.
Actually, kung maglaban na ng Lenny versus Pacquiao, baka magpakyo pa ako eh. Tutuanan lang. That's how much I dislike her. Alright, next. TP. Ano ba yan? Eto, sabi ni Chris Mar Eroy Daulong, pag na-DQ si BBM, magkakaroon ng people power revolution na legit, yung dati fake eh. Well, opinion mo yan, so dead ma lang, go lang. Sabi mo lang yan, I can either confirm or deny. Next, sabi ni Jael, dito po sa Mindanao, ayaw na namin mabalik sa dati na nagkalat lang po ang terorista dito sa amin. Simula kay PRRD, tahimik sila. Pag si Lenny po, nako, baka magising na naman tong mga terorista. Actually, yeah. Alam mo, piniglalait-lait si Pangulong Duterte doon sa Marawi siege. Pero guys, nakita ninyo, natapos nila yung Marawi siege. Less than a year, natapos nila yung ganong klaseng revolusyon kahit na under-equipped yung ating armed forces. E isipin nyo nga si Pinoy, Luneta siege pa lang, isa lang disgruntled na PNP official, hindi na nila ma-handle ng maayos. Good luck. So yeah, I tend to agree with that. Next, sabi ni 5SOS, if ever BBM Sara 2022 materializes, could Robredo still win with the help of smart magic? That is a good question that I don't, na wala akong answer for. Next, 200 billion daw na taxes na ayaw bayaran sa estate pa lang. Mamaya lang lalabas, trillions na ninakaw because estate tax pa lang yung 200 billion. Yung mga issue ng taxes, guys, kailangan ng final decision, ng final and executory decision from the Supreme Court. In the absence of that, hindi siya pwedeng execute. Yung kaso, actually, yung pagkakaalam ko, yung 23 billion na kaso, 23 billion pesos in real estate taxes, pending pa yata yun, parang ganon. Wala namang sinabi na bayaran eh. May problema tayo doon. Ano yun, magkukusa sila? Piro ba ito? Birong halaga ba 23 billion? Excuse me. 1 million nga lang, idudugo na ilong ko eh. Next. Sabi ni DJ Ashley, if ma-DQ si BBM, pwede ba mag-substitute si Inday kung walang ibang choice para hindi makaupo si Lenny? Last 2 minutes decision, pwede ba yun? As far as I know, ang po pwede mag-substitute ay somebody from Partido Federal or somebody with the same last name. Yun ang pagkakaalam ko sa batas. Correct me if I'm wrong. So, no. In case ma-disqualify si BBM, yung sa slim chance na ma-disqualify siya, hindi po pwedeng mag-substitute si Inday. And sinabi ni Inday, ayaw niya tumakbo presidente, huwag niya ipilit. Nakukulitan ni tao, maawa naman kayo. TP, pwede ba ibalik sa government yung pag-aari dati ng water and electricity? Yung nationalization ng ating mga utilities, medyo magulong usapan yan. Kasi nga po, nasa 1987 Constitution, that the government daw shall not impair, parang ganun, obligations and contracts, parang ganun. Shall not impair any contract. Nasa Constitution yun. Kontrata po na ibinenta po yung mga government-owned corporations. Kasama na doon yung halimbawa, yung prangkisa ng Maynila, MWSS, Meralco, yung mga iba pang mga power cooperatives, pati yung management ng mga expressway, pinrivatize din yan eh. Kasi diba dati yung NLEX, handle yan ng PNCC, Philippine National Construction Corporation, natatandaan ko pa yun eh. Dahil dati, nung nakatira pa kami sa Paranaque, 6 years old ako, pag sumakay kami, pag-uwi kami ng Bulacan, dadaan kaming NLEX. Tapos yung ticket noon, papel pa, tapos may logo ng PNCC. Hindi pa Metro Pacific, parang ganon. Hindi ko nakikita na po pwedeng gawin yon. However, ang alternative for the next government siguro is to find ways na maghanap ng win-win na solution. Kasi ako guys, hindi ako masyadong bentara sa akin yung hardline. Yung sasagasaan mo lahat ng oligarch, may kapangyarihan pa rin yan eh. Pag sinagasaan mo lahat siya, tutumba ka. So, ang pinakamaganda, dialogue.
Tapos pag-usapan natin kung ano yung pinaka-sustainable na solusyon given yung current na framework ng ekonomiya, ng politika, ng lipunan. Hindi po pwede yung sasagasaan mo na, na gano'n by yung parang, oh, akin na yan, pak. Eh, mahirap yun. Away yan, guys. Promise, away yan. Para sa akin, alam mo, pinakamaganda dialogue, hanap tayo ng win-win. Yung, again, realist politics. If you want 10 things, pero you can get 7 or 8, pwede na yun. Huwag na maarte. Politics is about compromise. Pag ang gusto nyo lang all or nothing, eh, walang mangyari sa buhay ninyo. Magiging lang kayong iyakin forever. Ganun yung nangyari sa mga pula. Ang gusto nila all or nothing. Kaya tingnan mo, binigyan na sila ng window ng Duterte administration. Remember, pag upupo ni Pangulong Duterte sa Malacanang, hindi ba binigyan pa niya ng pwesto yung mga pula? Sila Tagiwalo, sila Mariano, Lisa Masa, etc. Kaya lang, nung nagpi-peace talks, ang nakalitaw-litaw, ang gusto pala ng mga pula, lahat, langit, lupa, bibigay mo sa kanila. Eh, doon nagkaaway. Hindi kaya mag-compromise daw according dun sa mga sources ko sa gobyerno. So, dun sumablay. Dun ang critical flow ng kanilang politics. Again, guys, politics is about getting the most of what you have. Optimizing ano, political gain, yung benefits for the masses. So, kung hindi ka marunong mag-compromise, eh, sorry na lang, tiis ka dyan. Ganun. Next. TP, bakit yung ABS-CBN case di matapos-tapos samantalang si BBM tapos na niyang hinarap tapos binaklikan na naman? Anong ABS-CBN case? Di ko naintindihan. Tapos na, wala namang prangki sa ABS. Di ko nagayat yung tanong mo. Next. Kuya RJ, maglalapse ba yung mga executive order ni PRRD pag bumaba siya? Hindi ako sure kung gano'ng katagal ang executive order. Sorry, hindi ko alam yun. Pero alam ko, tuloy-tuloy lang eh, hanggat i-revoke. Kasi halimbawa, yung executive order on ano, no smoking. Feeling ko tuloy-tuloy pa rin yung EO. Kasi EO lang naman yung no smoking in public places eh. So, ayun, tinamaan ako noon dahil bawal daw mag-yosi. Ayan, hindi ako nag-yosi ngayon. So anyway, ano, hindi ko alam. Parang feeling ko tuloy-tuloy lang. Kung may abogado yan, tama niyo ako. TP, may binalita na si Mayor Inday is not in favor of to federalism. But BBM is running for... Hindi ko alam ang may sinabi si paano magiging not in favor of federalism, may tatay niya in favor. Wala akong narinig na ganun balita. TP, alam mo na ba yung Malampaya oil field ay binili na ng Odena, hindi po Odina, Udena, U-D-E-N-N-A, ni Dennis Uy, please research. Ah, good question. Kasi kagabi, nag-check ako ng email. Wait lang ah. Nag-check ako ng email tapos nakatanggap ako ng press release from Udena. Yung sa Malampaya. Check nga natin. Wait lang ha. Malampaya. Ito. Udena Corporation Statement on Malampaya. Wait lang ha. Paano ko ba ito ano, download? Ganyan lang, gagawin ko lang guys, ano. I-export ko lang as file export to PNG, image PNG, Udena. Desktop. Ito, pag-usapan natin yung Malampaya. Sige lang, request nyo eh. Actually, hindi ko pa alam yung nangyayari doon, pero sige lang. Okay, you desktop. Sorry ah, eh, kayo nag-request eh. Kaya ano, maraming arte eh. Udena, ito. Open with Firefox. Open with Firefox. Okay. Alright. Tapos mag-share screen ako. Share screen, window, Firefox. Ayan. Ay! Okay, ito. Okay. Ito guys. Ito na. So nakakuha ko guys ng ano. Nakakuha ko ng ano press release from Udena. Hindi ko pa nababasa. Ngayon ko pa lang babasahin kasi nag-request kayo. All right. So ito yung sabi ng Udena. Basahin ko muna ha, tapos react tayo afterwards. So ang allegation dito guys nung mga dilaw
ibinenta raw. Okay, yung may mga private corporation parang Caltex at saka Shell, may 90% stake sa Malampaya gas field. So kasama doon lahat ng mga assets ng Malampaya, kasama yung pipeline papuntang Palawan, etc. Tapos ngayon na eksena, ano daw, according daw doon sa kanilang complaint, eh dapat daw nung ibibenta na nung dalawang kumpanya yung Malampaya, dapat ang may right of first refusal ang gobyerno, inoffer daw muna sa gobyerno. Kaya lang daw, imbis na ganun, ibinenta daw kay Dennis Uy. Eh di ba nga ang balita doon sa bilyonaryo, eh baon sa utang daw si Dennis Uy, parang 100 billion pesos in debt, parang ganun daw. So parang sila, kinasuhan nila ng, may kaso sila na parang graft and corruption, parang ganun. So and or plunder, ewan ko kung ano yung kinaso. Basta may sabi sila sa ombudsman. Okay. Ngayon, ito yung reaction ng Malampaya, ay ng Yudena. Basahin ko lang ha. Yudena Corporation Statement on Malampaya by Attorney Raymond Zorilla, Yudena Corporation Spokesperson. Okay. We are well aware of the allegations and false narratives flooding the media and private groups on social media. Let's be clear that there is no law requiring approval of transfer of shares of companies that have interest in Malampaya. Therefore, no party... Lakihan natin para kita niyo mas mabuti. Therefore, no party has legal ability to rescind the Chevron and Shell transactions. Yudena, as a key investor in UC Malampaya Philippines, PTE LTD, will stand by this legal position. The transfers of Chevron and Shell shares underwent strict bidding processes and due diligence by both national, multinational oil and gas players. The share sales were above board and legal and had to pass thorough scrutiny by Philippine regulators, international lenders, and the said private multinationals involved. The company that has the working interest must remain the same, which was the case in both the Chevron and Shell transactions. We in Yudena believe that UC Malampaya is clearly qualified than anyone else sick to become the shareholder of the prior Chevron company, SIC, and in the future to become the shareholder of the existing operator via Malampaya Energy XP. Yada, yada, yada. Yada, yada, yada. Alright, hanap tayo ng relevant haba. Haba ng press release. Nabura ko. On the issue of revenue. haba ng press release nyo, guys. Iklihan nyo nga konti. Okay, on the issue of the revenue, the numbers quoted in various statements and reports regarding any government agency purchasing Shell and Chevron shares has to first pay these international oil majors $50 billion, yada yada. What the Senate and the other misinformed concerned individuals should focus on is the reality that given the decline of the field and the exit of the foreign players in Malampaya, the asset will only be able to service 6% of Luzon by 2024 unless immediate actions are taken to arrest its quick decline and prevent its eventual end by 2027. Yada, yada. Well, ito yung point nila. So first na part nung kanilang ano guys, first part, haba nung press release. Sino, attorney, iklihan mo yung press release, haba-haba. Ano, so basically yung first part, flat out denial. Second part, sinabi nila above board. Wala daw, ano, wala daw sa nilabag na bataas. Tapos number three, parang sinasabi nila, oh, partido pa nga, ipabagsak na nga yung Malampaya, eh, tapos pinili pa namin. Tapos kailangan pang i-develop to para masalba yung Malampaya. Ganun yung eksena. Tapos lang basically sinabi nila. So ngayon, ang eksena guys, yung first at saka second, that ano, question pa din 'yon kung above board nga. So maganda nga magka ano, mamalitis ito para lang malinaw. Yung pangatlong part, medyo feeling ko, medyo hindi pasok sa banga. Basahin ko lang yung sabi nila ha, kasi daw 6% na lang daw ang kaya ng Malampaya by 2024. 6% of Luzon. Tapos ubos na raw by 2027. Totoo 'yon. Kaya lang po, it has to be noted na yung moratorium on oil exploration in the South China Sea, at least yung part na kiniklaim ng Pilipinas, has been lifted last year.
Alright? Yung oil and gas exploration moratorium. So ano ibig sabihin nun, guys? Pag wala nang moratorium, pwede ka na mag-explore. Okay? Ngayon, yung Malampaya po ay nasa ibabaw ng Palawan. Malapit lang yun. Pakita ko sa inyo, ha? Maps.google.com. Teka natin, baka kita yung Malampaya. Sino ba to? Pangit ni Kuya. Okay. Ang Malampaya, somewhere here. No. Ang Malampaya po, somewhere here. Sa offshore ng Palawan, no? Okay? Ito yung Malampaya. Nakita nyo yung ano? Double check lang natin. Malampaya gas field. Location. Ayun. Nasa Matinlok. Ayun, somewhere here. Somewhere here po ang Malampaya gas field. Dito. Pwede ba tayo maglagay ng pin? Okay, dito sa part na to. Okay, nakita nyo sa bandang tuktok ng Palawan, ha? Tapos, hanapin natin yung reed bank. Okay. Nakita nyo, guys? Ito yung Malampaya. Somewhere here yung Malampaya. Somewhere here yung reed bank. So, ibig sabihin, guys, pag nagbutas, ito mababaw lang yan, ha? So, ibig sabihin, guys, from here, imagine nyo lang, ha? From here, papunta rito, di syempre, pag nagbutas ka sa reed bank, paano dadalhin yung langis? Ano, itatrack? Hindi na po pwede itanker yun, no? Na track, tubig yan. So, kailangan mo ng pipeline. So, ano ang gagawin mo? Ang gagawin mo, magpipiggyback ka. Halimbawa, natural gas yung binutas mo sa reed bank. Eh, di ba, ang reed bank nandun yung Sampaguita gas field? So, kung matuloy ang pagbubutas ng natural gas sa reed bank, oy, pa-share, from reed bank, dadalhin mo rito sa Malampaya, tapos gagamitin mo yung mga existing na pipelines ng Malampaya para mapadala mo sa Maynila yung gasoline, ay yung natural gas. So in short, while it's true na pabagsak na po ang output ng Malampaya, yung mga accessories ng Malampaya ang may halaga doon. Kasi basically, yung magiging may-ari ng Malampaya ay ang magiging expressway ng lahat ng natural gas na dadaan galing sa South China Sea. Gets ninyo? Sarap nga, hindi mo kailangan mag-ano. Hindi mo kailangan na magbutas pa. Ikaw na lang, ikaw may-ari ng daan. Diba? So while it's true, napabagsak nga ang output ng Malampaya, it doesn't mean na wala ng kwenta yung Malampaya. Kasi yan ang magiging yung NLEX. Yan ang magiging yung TPLEX, SETEX ng natural gas. E di, syempre, pag may nakikigamit nun, edi kukuha ka ng renta. Diba? So, I think yung last part nung sinabi ng Malampaya, based on what I know, is not entirely, hindi ganun ka-grim yung picture, ha? Sarap kaya ng pwesto ng Malampaya. Parang ano lang yan, guys, eh. Diba? Parang yung parang baha, tapos meron ka lang na mahabang tabla, tapos yung mga papasok sa eskwelahan, hindi makadaan sa baha kasi mababasa yung uniform. Pero meron kang mahabang tabla, diba? Tapos lahat ang dadaan sa tabla, maniningil ka ng piso. Piso-piso, piso-piso, tatawid sa tabla, piso-piso. Parang ganoon yung pwedeng gawin ng Malampaya. O piso-piso, guys, lahat ng gusto magpaano rito, magpadaan ng natural gas rito, piso-piso. Diba? So, hindi naman kayo, sa iyo din, nagigits ko naman na dinidepensa niyo yung sarili ninyo. I understand. And, syempre, may presumption of innocence. So, okay lang ako, chill lang ako dyan. Pero sabihin nyo na kawawang-kawawa kayo na, 6% na lang nga kayo namin. Guys, hindi. Kaya nyo magpiso-piso na tabla eh. Ba't ba? Okay, next question. Last three questions, guys. Tipi, true ba yung last will and testament ni Marcos? Hindi ko alam. Hindi ko pa nakikita yon. Next. What are your thoughts po
on the sedition case filed against Senator Ontiveros, hindi ko pa nababasa yung sedition case laban kay Risa. So let's be fair to Risa. Ha, alam ko hindi naman siya katalinuhan, pero alam niyo yun, basahin muna natin kaso. Mamaya, manipis yung kaso, tapos kasakyan na natin yung corner naman nun. Last two questions. TP, ano ba ang pinagkaiba ng Smart Magic sa bago ngayon? Baka sana hindi ma-disqualify si Lenny, yada yada. Sa pagkakaalam ko, ang may handle pa rin ng election system ay Smartmatic pa rin. Yun pong F2 Logistics, yun lang ang may hawak ng transportation ng mga equipment. It's one thing na kailangan may equipment, yung kailangan equipment ay meron. It's another thing na i-transport yung mga equipment, mga balota, etc. So, ibig sabihin po dyan, hindi po ibig sabihin na pumasok yung F2, eh wala na yung Smartmatic. Magkaiba po sila ng department. Gets nyo? So, parang, kumbaga sa Lazada, di ba, sa Lazada at saka roon sa Shopee, parang ano yan, yung Smartmatic yung mga store-store, tapos, yung F2, yun yung mga delivery, yung mga Ninja Van, LBC, JNT, yung mga ganon. Magkaiba sila ng department. So, hindi sila yung tipong wala na yung Smartmatic. Hindi. Last question. Do you agree na cronyism yung deals ni Dennis Uy with the government now? Biggest form of cronyism ang hanash nila. I-double check ko lang guys kung ano ibig sabihin ng crony. Ang ibig sabihin po ng crony ay a close friend or companion. Okay? Pero meron po siyang informal or derogatory na connotation. Ayun, often derogatory. So ibig sabihin, close companion, tapos nabibigyan ng unfair na deal. So parang nabibigyan ng preferential treatment. So far, may napatunayan na ba yung mga nag-aakusa na crony si Dennis Uy, may napatunayan na ba sa korte na binigyan ng undue advantage si Dennis Uy? As far as the law is concerned, everybody is, the accused is presumed innocent until proven guilty. So, kung ang appreciation ninyo, crony si Dennis Uy, o de, go lang, problema nyo yan. Pero para sa akin, it's too early to say. Diba? Bakit? Pakita nyo sa akin, ganito, hanap kayo ng isang bidding, tapos ang taas, ang sama ng bid ni Dennis Uy, tapos yung sa inyo mas mababa, tapos si Dennis Uy pa rin yung nanalo. Ayun, pag nakapagpalabas kayo sa akin, ibang usapan na yun. Mukhang cronyism yun. Pero in the absence of such evidence, labanan lang to ng laway. Nahirap yun. I'm not defending Dennis Uy, I don't even know the guy. But to be fair to him, hindi po pwede yung laway lang yung puhunan mo. Kailangan may ebidensya, di ba? Sabi ni Russell, Kamsa, TP, why do you favor BBM po ngayon? Because he is, para sa akin, it's a strategic vote. I would have initially, ako, type ko nga muna nung una si Sarah. Kaya lang, given yung numbers, it really boils down to a choice between Lenny and BBM. I cannot for the life of me support Lenny Robredo. Masyado po talaga bobita, so hindi ko po talaga kaya. So BBM, ganun lang po. Para lang fourth sa daan yan eh. Isang pakaliwa, isang pakanan. O ayaw mo yung papunta sa kaliwa, saan ka pupunta? O di kanan lang. Ganun lang yun. Logical necessity. Next. Or ulitin mo lang yung question mo kasi natatabunan. Oh, ang daming comments. O last na lang. Sabi ni CJ Gabriel, paki-investigate po kung gaano ka-valid yung awards ni VP galing sa COA. Like ano yung criteria ginamit ng COA? Ay, huwag na yun. Ano ba naman ma-award na siya ng COA? Hayaan nyo na. Namnamin na niya yung award niya. Okay lang yun. Posible po bang ma-shutdown ang Rappler pag si BBM ang nakaupo? Hindi ko alam. Problema ni BBM yan. Next. Yung award lang ng COA, hayaan nyo na si Lenny Mariose. Hayaan nyo na may award. Hindi naman kayo naniniwala sa award. Si Maria Ressa, may award rin na Nobel Peace Prize. Naniniwala ba kayo? Hindi rin naman. O di, anong issue nyo? Hayaan nyo, dead ma. Wala naman akong pakialam sa mga award, man. Nasaan ba yung ano ko? Pulo, oh my God, okay. Ano ba yan? Ayun. So, ayun guys. Labas muna ako guys. Kailangan ko munang gumawa ng mga assignment. Kasi ang dami kong trabaho ngayon. Again, ako po si TP, ang DH ng mga DH. Kita-kita tayo mamaya. Mas hyper ako nun. Kasi ngayon, kagigising ko lang. Kaya huwag kayo mag-inarte. Ako po si TP, DH ng mga DH.
signing out. Thinking Pinoy, puro tawan ang tikaba, baba ko. Thinking Pinoy, para sa bayan. Ang programang wise at may laman. Informative news at maasahan. Di na malilinlang. Thinking Pinoy, para sa bayan. Mamamahayag na siyang tunay sa mundo ng lies at hate. Thinking Pinoy makes our world better.